Okay, para sa mga fan o mahilig dyan sa mga oddball na isda, pag-usapan natin specific ang Senegal Bichir. So, ang Senegal Bichir ay lumalaki to na siguro kasi laki ng hotdog o sabihin natin footlong no, na hotdog. So, estimated yan ang lumalaki na 12-inch hanggang 15-inch. Depende sa klase na bichir na bibili mo, no? So, sila ay pinaka-hardy na carnivore na isda. So, lahat ay kaya nilang kainin o lahat kung ano magkasya sa kanilang bunganga, pwede lang kainin. So, pwede nyo silang pakainin ng frozen bloodworm, ng isda, ng neon tetra, ng sinking pellets, na mga guppy, mga molly, mga platy, at kung ano-ano pa, no? So, usually, tawag nila dito is, sa Pilipinas, ay dragonfin, no? Kasi, mukha silang dragon at mukha rin silang dinosaur, no? So, sila ay opportunistic feeders, no? So, ang ginagawa nila para makakuha sila ng kakainin nila is nag-iintay lang sila, no? Kung ano yung pumunta sa kanila, sa harapan nila at kakainin nila. So, ang isda na to is napakadali ng alagaan. So, hindi nyo naman kailangan ng masyadong high-tech na aquarium para mag-alaga nito. So, ang requirement nito sa laki ng aquarium, so minimum is 20 gallon, no? Pero hindi ko ma-advise yung ginawa ko na pinagsama-sama ko sila lahat. So, ang nangyari dito is grow out tank lang muna. So, kung gusto niyo ng mga ganitong karaming isda, I prefer na mag-keep kayo at least 40 to 55 gallon, no? So, sa pH naman, they prefer softer pH. Siguro kung masyado nang mataas yung pH, magkakaproblema tayo nito. At tropical fish to, no? So, kaya nilang itolerate, no? Hanggang 30 to 32 degrees, no? So, ang pag-aalaga ko dito, siguro, weekly lang, weekly water change. Then, araw-araw ko sila pinapakain ng hikari na sinking pellets. Minsan, nagpapakain ako ng goldfish. And minsan, nagpapakain ako ng mga guppy, ng mga hipon na galing sa market. And yun lang, no? So, sa mga gusto mag-alaga nito, I highly recommend to sa gusto magsimula sa mga predator na fish. At hindi nyo sila pwede isama sa mga maliliit na isda kasi nga gaya ng sabi ko, lahat ng isda na magkakasya sa bunganga nila, kaya nilang kainin, no? At nahilig din sila mag-hunt sa gabi. So, minsan kasi tawag nila dito is nocturnal na isda, no? Sa gabi, active sila. Sa umaga, hindi. So, minsan, makikita nyo lang sila talaga kumain sa gabi or kapag madilim na, no? Walang ilaw. So, karamihan na nakikita ko, sinasamahan to ng mga arwana, ng mga peacock bass, ng mga Oscar. So, pwede nyo sila isama sa mga predator fish as long as hindi sila yung super aggressive na kaya nilang patayin to, no? So, di ko siya mare-recommend na isama nyo sila sa mga wolf fish, yung mga isda na talagang sobrang aggressive kagaya ng piranha. Kasi dati may piranha akong tatlo. Meron din ako kagaya nito na Polypterus na illichery. Kinabukasan, nakita ko patay na. So, di ko mare-recommend yung mga ganong klaseng isda. Pero mare-recommend ko sila kung gusto nyo sila isama sa mga arwana, sa mga alligator gar, sa mga Oscar. As long as magkakasing laki na sila, no? Huwag nyo sila ilalagay sa, mas bawa, malaki na, sobrang laki ng arwana. Siguro chance niyan is kakainin lang siya, no? So, yun lang ang mapapayo ko sa inyo sa pag-alaga nito. Kagaya nga nasabi ko, highly recommend ko tong isda na to kasi kahit may bubble filter ka lang, kaya nila mabuhay, no? Kasi nga meron silang lungs. Kung mapansin nyo na humihinga sila sa ibabaw, umilig sila huminga sa ibabaw. Kasi sila lang yung isda na may lungs, no? Kumpara natin sa snakehead. Pareha sila na snakehead, no? Meron silang lungs. So, yun lang ang masasabi ko sa aking vlog na to. At make sure na mag-subscribe pa rin kayo. Please support sa channel ko. So, kung ano pang gusto nyong content na gawin ko, please comment na rin, no? So, yun lang guys. Peace!